mag-isa. Hindi ba gusto mong makalayo sa malupit mong mga magulang? Aha. O kaya nga, Jean, ito na ang pagkakataon mong makalaya at makaganti sa kanila. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May pagkakataong nasasaktan ng magulang ang anak kapag sumuway sa kanyang kagustuhan. Ito ba ay masasabing kalupitan? Mga kaibigan, narito't pakinggan natin ang naging karanasan ni Jean sa ating dunang sa kanyang panahon. Sinabi ko sa iyo, huwag kang lalabas ng bahay, ha, lalo na at wala ako. Sorry po. Naglaro po kasi kami ni Nanette. Iniwan mo itong bahay. Para lang maglaro. Ikot talaga. Aray, 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 sinabi ko na sa iyo, huwag mong pababayaan yung mga gawain mo dito sa bahay. Hindi ka pa rin nakinig. Sa susunod na kamitin mo pa ito, lalo ka masasaktan sa akin. Ay, ano? Nakita kong malungkot yung anak natin kanina. Eh, paano? Napalo ko. Ay, bakit? Bahay na walang tao. Eh, naningil ako ng mga pautang ko kanina. Eh, ano ba ginawa niya? Nakipaglaro doon sa anak ni Danilo, si Nanette. Hmm. At dahil doon, hindi rin nakapagsaing. Oh. Kaya pala, painin pa lang yung kanin nang dumating ako. Hmm. Ayun, napalo ko. Eh, ilang beses ko na siya minilinan eh. Pero laging nakakalimutan pagkasama niya yung Nanette. Batang yun talaga, oh. Hindi siya dapat lumaking mahilig sa laro at lakwatsa. Ay, oo. Dahil pag kinalakhan niya yon, magiging tamad yan at irresponsable kahit sa bahay. At yun ang ayaw ko mangyari. Ituloy pa rin natin ang pagdidisiplina sa kanya. Ang pagtuturo ng daang dapat niyang lakaran. Upang huwag niyang hiwalayan yon, kahit pa lumaki na siya. Natin yun. Pwede namang gawin yun mamaya eh. Laro muna tayo. Wala naman tayong last subject eh. Pag nalaman ni inay o kaya ni itay na hindi kagad ako umuwi, eh tiyak mapapalo ako. Hindi nila malalaman yun. Hindi tayo nakakatiyak na walang makakapagsabi sa kanila. Kaya uwi na lang ako. Sobra naman yung mga magulang mo. Masyadong malupit. Para maglalaro lang, di ka papapayagan. Di bale, pag may trabaho ka na, wag mo silang tulungan, pabayaan mo. Aha? Oo, oh, para makaganti ka sa mga ginagawa nila sa'yo. Lucas. Oh, Danilo, bakit? Hindi pala nyo pinayagan ang dalagitan nyo na dumalo sa sayawan sa plaza? Oo. Ayaw kasi namin ni Selma na mahilig sa ganung pagkakatipo ng anak namin. Baka mapabayaan niya ang kanyang pag-aaral dahil doon. Oh, minsan lang naman yun eh. Eh, si Nanette nga namin, pinayagan namin. At saka may pasok kinabukasan eh. Mas mahalaga sa amin ang pag-aaral ni Jean. Eh, Lucas, wag kang magagalit ha. Baka naman sobrang nyo nang hinihigpitan ang anak nyo. Abay, baka naman magrebelde yun. Ganoon. Mo Danilo, naniniwala ako na hindi yun gagawin ang aming anak. Dahil ipinaliliwanag namin sa kanya kung bakit namin siya dinidisiplina. Naturo din ng Diyos na disiplinahin ang magulang ang mga anak upang huwag silang maligaw ng landas.
Jean, anak, tapos mo na bang gawin ang lahat ng homework mo? Opo, Nay. Bakit po? Maganda ka ng ilan damit mo dahil pupunta tayo bukas sa tsarosa mo. Kina-tsarosa po? Oo, sabi. Bakit po? Birthday niya, anak. At may swimming daw. Iniimbitahan tayo. Kaya pupunta tayo. Yes! Masaya yun. Ay, tiyak yun. Dahil magkikita-kita kayong magpipinsan. At dahil wala naman pasok, nagawa mo naman lahat ang dapat mong gawin sa school nyo, kaya linggo na ng hapon tayo uuwi dito. Mm. Kaya mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Opo, Itay! Nay! Sige po, mag-aayos na po ako. Alam mo, anak, hindi naman kami kontra ng tatay mo sa paglilibang mo eh. Pero dapat unahin mo muna ang iyong pag-aaral. Maging ang mga obligasyon mo sa bahay. Dapat sa babae ay yung maraming alam sa bahay. Tama. Upang maturuan mo rin ang iyong magiging anak balang araw. Jean, ano nang plano mo ngayon graduate na tayo ng high school? Di magpapatuloy pa rin ang pag-aaral sa college. May naipasa nang akong scholarship dito eh. Ay, dito ko lang mag-aaral? Uh-huh. Ako sa Manila. Mas maganda kasi dun eh. Kinakabahan kasi ako dun eh. Dahil wala naman kami ang mag-anak sa lugar na yun. Ano ka ba? Kaya mo na kahit ikaw lang mag-isa. Ha? Huh? Di ba? Gusto mong makalayo doon sa malupit mong mga magulang? Ah? Oo. Ayun na. Ito na yung pagkakataon mong makalaya at makaganti sa kanila. Kumusta na po yung pakiramdam niyo, Itay? Maayos na, anak. Wala na akong lagnat. Ay, buti naman po. Sa susunod po kasi, huwag niyo na akong susunduin. Kaya ko naman po umuwi mag-isa eh. Nag-alala kasi kami. Baka wala kang masakyan pa uwi dito. Kaya nang hiram siya ng tricycle para masundo ka. Eh, kaso naman po, naulan na naman si Itay. Haya, nagkasakit tuloy. Hayaan mo na, anak. Magaling na naman ako eh. Ang importante, matiwasay kang nakauwi dito. Salamat po, Inay. Itay. Oh, salamat saan? Sa malasakit niyo po. Siguro kung nasa Manila ako, mahihirapan at kakabahan ako doon. Kasi wala akong madadaingan kapag may problema ako. Mahal na mahal ka namin, anak. Kaya ka namin pinagmamalasakitan. At iyon din ang dahilan kaya lahat ginagawa namin upang huwag kang maligaw ng landas. Nauunawaan ko na po yun ngayon. Salamat naman, anak. Di kung ganon, hindi ka nagsisisi na dito ka lang nag-aaral sa probinsya. Hindi po. Bakit naman po ako magsisisi? Dito, kasama ko kayo. At yun po ang mas gusto ko. Nixon, kailangan pakasalan mo na ako. Lumalaki ng tiyan ko. Sigurado ko pag nalaman ito ng parents ko, tatakwil nila ako. Dahil sa bukod sa hindi ako makakatapos ng pag-aaral ko, buntis pa ako. Sira ka pala eh. Paano tayo pakakasan? Pareho tayong wala pang trabaho. Kaya nga, hasal lang tayo sa perang pinadadala ng parents natin, di ba? Uy, paano na lang pala ako? Magiging dalagang ina, ganun? Magkasama naman tayo ah. Ngayon, kung hindi ka makakatagal, di mo uwi ka na sa inyo. Uuwi na rin ako sa amin. Ano ko ba naman, Nixon? Hindi naman ganito usapan natin ah.
Pangako mo, hindi mo ako pababayaan. Tumigil ka lang ha. Sa panakit eh. Talaga, anak? Yun ang sinabi ng professor mo? Opo, inay. Ipapasok daw po niya ako sa company na best friend niya. Oh, kaya nga ako, excited na ako makagraduate eh. Kasi makakapagtrabaho na ako agad. Ako, salamat ng mga dininig ng Diyos ang dalangin namin para sa'yo. Ang mapaayos ang buhay mo. At kapag may trabaho na ako, nay, makakaluwag na po tayo. Ay, siya nga pala. May sasabihin ako. Ano po yun, inay? Si Danilo, patay na. Huh? Bakit po namatay si mong Danilo? Eh, inatak sa puso. Matapos makita yung kababata mong si Nanit. Si Nanit? Oo. Makalipas ang ilang taon, umuwi din siya dito sa probinsya. Bakit po inatak si mong Danilo nung makita siya? Nakikiramay ako, Nanet. Chin, salamat. Kakabigla naman ang pagpanaw ng tatay mo. Paano hindi niya nakayang makita po na bata ang dala ko dito sa halip na diploma? Kaya yun, inatake siya. Ako, yun palang dahilan. Hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Oo. Ginamit ko sa panganganak yung pinapadala niyang pera. Sama ako, no? Parang ako yung pumatay sa sarili kong magulang. Eh, nasaan ang ama ng baby mo? Kasama mo ba? Hindi, wala na kami. Irresponsable kasi. Wala ang kwenta yun. Palagi niya ako sinasaktan. Nalulungkot ako sa sinapit mo. Buti na lang hindi ka nakinig sa akin. Hindi mo ako sinunod, kaya hindi ka napahamak. Dahil nauunawaan ko na hindi pagmamalupit ang pagdidisiplina sa akin ni Nainay at Itay. Ang bahagyang pagpaparusa ng magulang sa pagkakamali ng anak ay maghahatid sa kanya sa matiwasay na buhay sa kanyang panahon. Mga nagsigalap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at ang inyong lingkod. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.